Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, congratulations. Nabuo ba yung siyam na gabi? Sinong nakabuo? Sigurado? Sige, nakabuo pala kayo, no? Ano yung mga pagkakasunod-sunod ng kwento natin? Nabuo nyo, di ba? Ano yung pagkakasunod-sunod? Nagsimula tayo ng Biyernes ng gabi. Tama? O, Sabado. Muta nyo, hindi nyo alam. Ha? Biyernes ng gabi. Ano at sino ang ipinakilala nung Biyernes ng gabi? Oh, kala ko nabuo nyo. Nabuo nga, wala namang naalala sa kwento. Ay, anong mangyayari nito? Sino ang unang ipinakilala? Halos dalawang araw yan, na ulit-ulit. Unang gabi, sino ang pinakilala? Si Juan Bautista. Diba si Juan Bautista at ang sabi doon, "Ito yung nagpapatotoo sa akin." Sabi ni Kristo, "Bagamat hindi ko kailangan yung patotoo niya. No, pero tinatanggap ko ang patotoo niya." Okay? Pangalawang gabi. Ito ay natapat na Sabado. Sabado ng gabi. Anticipated. Sunday Gospel. Sino ang ipinakilala? Si Juan Bautista. Si Juan Bautista pa rin. At ang sabi doon, si Juan Bautista ang tagapagdala ng ilaw. Hindi siya ang ilaw. Siya lang ang tagapagdala ng ilaw.
upang ihanda ang mga tao, ihanda ang daraanan ng Panginoon. Malinaw? Okay, pangatlong araw, sino ang ipinakilala? Ate, present, absent? Lunes? O ano? Ha? Hindi na. Lipat na tayo. Sino ang karakter? Si Tanggol. Si? Hindi pa. Sino ang pinakilala? Taas-taas kayong kamay, ha? Sino ang pinakilala? Si? Jotter. Di ba si San Jose na? Si San Jose na, kinausap nung anghel at ang sabi nung anghel, Jose, huwag kang patakot, napakasalan si Maria. Kasi ang kanyang ipinaglilihi ay sa Espiritu Santo. Para mong pinapaliwanag kay Jose, hindi ka niloko ni Maria. Pero bahagi ng plano ng Diyos at gusto kang maging bahagi ng plano ng kaligtasan. O pwedeng wala na sa picture si Jose, nabuntis nga si Maria. Pero kinausap pa siya, sinuyo pa siya para sumang-ayon at makiisa sa planong ito na kailangan ang isisilang sanggol, ang anak ng Diyos ay magkaroon ng nanay, magkaroon ng tatay. Malinaw. Sumunod na gabi, sino ang ipinakilala? Clue. Gusto ba ng clue? Kasing edad niya. Sino ang pinakilala? Si Zacarias. Diba? Nagpakita na si Zacarias. Ang iyong anghel, si Zacarias, at sinabi din na sa wakas, dininig na ng Diyos ang inyong panalangin. Kayo ng iyong asawa. Si Elizabeth, matanda na rin, ay magkakaanak na. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mabubuntis ka pa. Ha? Pag ginusto ng Diyos eh, bakit ba? O ayaw mo? O eh, pag ginusto nga ng Diyos. Yung misa nga, ayaw ng Diyos, gusto mong mabuntis. Sumunod, ano at sino ang ipinakilala sa atin? Yung sumunod. Yung sumunod. Clue. Kakabasa ko lang. Ha? Yung Elizabeth. Si Maria. Ito din, yung gospel. Para magkaroon ng bakit pa? Ano ba nangyari? So, napakita na ang anghel kay Maria. At ito rin yung kwento. Okay ba tayo? Yung sumunod, anong kwento? Sana matapos na marinig ni Maria yung announcement, no, na at sinabi din na yung pinsan mo, bagamat matanda na, ngayon nasa ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao. So anong ginawa? Sino ang pinakilala? Si Elizabeth. At nung dumating si Maria, pagkarinig pa lang nung bati noon ni Elizabeth, nung marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. So nagdulot ng kaligayahan. Hindi lang basta kaligayahan, galak yung nangyari. Pasa-pasa yung saya ni Maria na ipasa kay Elizabeth, yung saya ni Elizabeth na ipasa sa kanyang dinadala na si Juan Bautista. At sinabi ni Elizabeth, bukod kang pinagpala sa babaing lahat. Ano nangyari pagkatapos? Minister, anong pitsa na? Ano nangyari pagkatapos? Ha? Ano nangyari? Di ba nag-video okay? Ano nangyari? Yun ang clue. Be joking. Ha? Ano ang magsaya? Ano? Inuman ba? Ano?
Ha? Nagtantahan. Ano yung kinanta? Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon. Di ba binalikan ni Maria ang kwento, ang kasaysayan, paano kumilos ang Diyos sa buhay, hindi lang buhay niya, buhay ng buong Israel. Idinaan niya sa awit ang kanyang pagpupuri sa Diyos. Kaya nga sabi niya, ang puso ko'y napupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, matuwa ka naman. Magpapasko na yung mga mukha ninyo, no? Ano, may pinagkaiba ba na Pasko at hindi Pasko? May pinagkaiba ba? Pareho namang wala kayong pera. Ngayon, bakit parang Pasko, walang pera? Eh, nung nakalipas sa pan, wala ka rin pera, di ba? Bakit ka malulungkot ngayon? Yung katabi nyo, may pera yan. Hingan mo. Okay, pagkatapos nun, ito na. Pagkatapos nun, magpuri si Maria. Ano ang sumunod na kwento? Kagabi lang ito. Ano? Ha? Ano daw? Anong chismis na nandiyan dyan? Ha? Pag chismis, ang lakas-lakas. Pag recitation, wala. Hindi kasi aabot yung battery dyan, hindi ako makapunta eh. Ano nang sumunod? Kagabi, ano nang kwento? Bagsak kayo ha, di na kayo magre-renew ha. Yung mga sakristan, anong kwento? Kaya ay iingay nyo kanina pa kay laro ng kandila. Anong kwento? Kagabi. Yan, busy kasi kayo sa kaka. Chok. Ha? Eh, Juan Bautista. Anong nabuntis si Juan Bautista? Ano? Ano ko, bagsak din ang mga sakristan, Father. Hindi na magre-renew. Ha? Birthday. Talagang birthday, ha? Pinanganak na si Juan Bautista at pinangalanan na. Ano ang pangalan? Juan. Ang kahulugan, ang Diyos ay mapagpala. At dahil ngayon, medyo natapat na na Linggo o itong liturhiya natin, kung kaya't ang ginagamit natin ngayon ay yung Panglinggo. Pero inuulit lang sa atin, narinig nyo na dapat ito, pero bakit parang may amnesia? Hindi ba kayo nabising dun sa katembang? Sige nga, pakikalembang nga, kuya. Boy, pakikalembang nga. Para magising. Sige, kalembang mo. Natatakot to. Bawal ba? Kalembang yung isang gano'n, no? Para magising yung mga ito. Sige. Sige, yung sa kanila, itutok mo sa kanila. Oo. Man, sakit eh. Siguro naman gising na. Huh? Kasi alam nyo, ang isang kwento daw po dito sa Annunciation, nung magpakita ang anghel kay Maria, tandaan nyo rin na, kaya yung naging practice natin, bakit tayo humihinto kapag naririnig mo ang kalembang? Di ba yung orasyon yan? At ano ang sinasabi sa orasyon? Yung Annunciation. Di ba? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Di ba? Lahat yan. So, pag narinig nyo ang kalembang, humihinto tayo. Noon, no? Kasi ngayon, matitigas ang ulo ng mga tao. Pero yung tradisyon, kapag narinig mo ang kalembang, hihinto. Ibig sabihin, manahimik tayo, no? Magdasal tayo, kasi ito na yung punto na may pagbabagong mangyayari. Yung kasaysayan, mula sa lumang tipan, halimbawa, no, mula sa aklat ng Genesis hanggang sa pinakdulo ng aklat ng lumang tipan, natapos at nagkaroon ng pagsisimula ng kwento ng kasaysayan sa bagong tipan. Kaya humihinto tayo, nagninilay tayo, pinag-iisipan natin mabuti, huwag kayong maingay, nag-uusap si Maria at ang anghel.
Kaya dapat lang na huminto kasi para ito sa atin. Dahil kailangan natin marinig ano ang magiging tugon ni Maria. Kung gusto mong may magbago sa iyo, kung gusto mong mabago ang buhay mo, makinig kang mabuti. Yun yung susi. Nakinig si Maria sa plano ng Diyos at nagbago ang buhay ni Maria. Kung tutuusin, may plano na si Maria at si Jose. Mag-aasawa na yan eh. Kukunin na lang si Maria ni Jose para dalhin doon sa bahay, pero biglang nabago. Kasi ito ang plano ng Diyos. At dahil doon sa, no, sa attitude ni Maria, no, naging bukas siya sa plano ng Diyos. Hindi niya pinag-iitan kung ano ang plano niya sa buhay, kung ano ang gusto niya, kundi hinayaan niya na ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa akin. Kung tutusin, hindi lang sa kanya, kundi sa buong sanlibutan. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, makinig ka sa Diyos. Just in case lang, baka ito, isa ito sa mga mensahe na dapat mong marinig. Ano ba yung naging plano mo, pangarap mo sa buhay na hindi nangyari, hindi natupad, na hanggang ngayon, baka nabubuhay ka sa disappointment, sa frustrations, at ngayon nagkakaroon ka ng anxiety, nagkakaroon ka ng depression, dahil lamang sa hindi nangyayari ang plano ko. Yung plano mo, for example, gusto mo perfect family, gusto mo nandyan nanay at tatay, pero hindi nangyari. Gusto mo makapag-abroad, pero hindi ka nakaalis kasi nag-COVID. Gusto mo magkatrabaho, makuha ang trabaho sa ganitong kumpanya, pero hindi nangyari. Baka may ibang plano ang Diyos sa iyo. Gusto mo mapangasawa yung sexy, pero ang napangasawa mo, doble ang bewang. Pero hindi ka iniwan, minahal ka ng todo. Kasi baka yung balak mo, hindi ka mamahalin mo. At hindi yon para sa iyo. Sa mga kabataan na naririto, hindi ko alam, may plano na ba kayo sa buhay? Ano bang pinaplanan nyo? At the age of 16, mabuntis na? Ano ba? Mga sakristan, baka kaya hindi kayo nagkaka-girlfriend kasi dapat magpari kayo. Hindi kayo napunta dito para magpa-cute lang, no? Kinakausap tayo ng Diyos. Baka lang po, no? Baka lang kasi yung mga frustrations na kaya hindi mo nagagawa yung pagiging ama, pagiging ina sa inyong mga anak kasi iba yung plano mo eh. Iba yung gusto mong mangyari. Eh, ang gusto ng Diyos, ikaw ang maging tatay, ikaw ang maging nanay, nitong taong ito, nitong batang ito. Kailangan mo lang maging bukas. Be open doon sa ganitong mga pag-iisip, yung mindset natin. Sino bang nagagalit sa Diyos kasi tumaya ka sa loto, hindi nanalo? Sino tumataya sa loto? 500 million. Uy, 500. Tinan nyo nga yung mga palad ng mga katabi ninyo. Tinan nyo nga. Uy, tinan nyo. Baka nakasulat yung loto number. At mamaya ita, Lord, sana tumama, Lord. Kaya ako nag 9 days para tumama, Lord. At yan lang. Plano ba ng Diyos na yumaman ka? O plano ng Diyos na maging simple ka lang. Kasi baka kung mayaman ka, wala ka na dito sa parokyang ito. Andun ka na sa Forbes. Malilipat ka na dyan sa mga kondo. Diba laging may ganun? Dati po, no? At the age, sabi ko, at the age of 25, mag-aasawa na ako. Tapos sabi ko noon, pag ako nagkapamilya, hindi ako magiging tulad ng tatay ko.
Kasi 10 kami magkakapatid eh, no? Eh sabi ko, hindi ako mag-aanak ng 10 kasi ang hirap ng buhay. At sinisisi ko sila. Sabi ko, anak kasi ng anak, hindi naman kaya. Siyempre, makitid pa utak ko noon, no? Pero ngayon, siyempre, na-appreciate ko na yan, no? Pero, yun nga, yun yung plano ko. Pagka-graduate, magtatrabaho, mag-aasawa, mag-aanak. Ano nangyari? Ito, pari na. Hindi lang 10 ang anak. Ang dami kong anak ngayon. Di ba? Ganito kumilos ang Diyos. Pero kung magmamatigas ka at ipagpipilitan mo, ito ang gusto ko, ito ang plano ko, masisiraan ka ng ulo, mababaliw ka. Pero yung akala mong hindi nangyari sa sarili mo, yung akala mong nawala, pag binuksan mo ang iyong kaisipan, mas triple pa ang ibinibigay ng Diyos sa iyo. Kung titingnan mo lang, kung hahayaan mo lang ang Diyos ang magpatakbo ng iyong buhay. Ito po yung ginagawa ngayon, nihintay natin, no? Pero sumang-ayon si Jose, sumang-ayon si Maria, sa plano na sila ay maging magulang ni Jesus. Para tayo mailigtas sa atin pong kasalanan at tayo ay maibaling sa lahat. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat.